Yo, what's up mga students na aking fans? Tips, 10 tips kung paano makatipid ng pera for millennials. Mga millennials na ano, estudyante sa high school or college. Number one tip, isulat sa notes ang daily expenses or let's see weekly. Number two, kwentahin ito for weekly. Kumari 5 days. Yung baon ninyo, kumari may 3,500, hatiin nyo yun into 5 days. Kumari, na doon na yung no, pambili nyo ng load, pamasahe, ano, pambili ng pagkain, unload, and so on. And number three, magbaon ng pagkain instead of bumili kayo sa canteen. Well, kaya po sinabi yan kasi para makaiwas tayo sa food poison at makatipid na rin. Makatipid sa pera. Number four is always bring your ID to have a discount, lalo na sa jeep or tricycle or maybe bus. Oh. Number 5, mag-load kayo ng pang isang linggo. Kunwari, di ba mas magastos kung mag-go-surf 50 kayo kasi 3 days lang yun. Instead na mag-load kayo nun ng go-surf 50, what is if you use it as go-sakto 70 or go-sakto 90? That's more data and more with text. Kompleto na. Number 6. Pag may sobrang baon is, kumari may sobra ko yung 20 pesos nung sa isang araw, instead na gamitin nyo yun, ilagay nyo yun sa alkansya nyo. Well, pag nasa alkansya nyo na yun, kung wari, meron kayong emergency na project, doon yung mahugot yung pera na yun. Well, my other suggestions is, ano, ipunin nyo yun para sa pambili ng mas importanteng bagay. Number 7 is iwasan makipag-inuman or manigarilyo. Bakit ko sinabi na kasama sa tips yun yung iwasan uminom ng alak sa kamanigarilyo? Kasi yung mga items na yun, hindi naman yung importante sa inyo. Because gastos lang yun. Saka ano yun, tawag dito? Posible kayong madisgrasya. Kumari, nagdadrive kayo ng motor tapos lasing kayo. Instead na makauwi kayo, baka madisgrasya pa kayo sa daan. Yung paninagrelo naman is, ano, magkakasakit pa kayo ng lung cancer nun. Then, number 8, to tip to dun sa pagluload. Well, I think then lahat ng estudyante ngayon may gumamit na smartphone. What if gumamit na lang kayo ng GCash or Coins.ph sa pagluload ng mga cellphone ninyo? Sa GCash, they have 5% discount. Sa Coins.ph, 10% discount. Wari, sa ano,
sa coins and sa GCash, magluload ka ng 100. Ayun, madidiscountan ka ng 5 peso doon kasi 5%. Samantalang sa coins.ph is kapag nagload ka ng 100, meron kang 10 peso na natipid. Instead na bumili kayo sa sari-sari store ng load, bakit din nyo nalang lagyan ng laman yung coins.ph saka GCash ninyo? May rewards pa yung ano sa GCash, mas maganda yun. Number 9 is huwag bibili ng mga bagay na hindi nyo kailangan. Kunwari, may cellphone na kayo. Bakit kailangan nyo pa ng pangalawang cellphone, kung gumagana pa naman ang phone ninyo? Hindi nyo kailangan makiuso sa ano, bagong modelo ng phone. Kasi, gastos lang yun. Yung mga ano, negosyante, kuwari, yung negosyante ng Samsung, Cherry Mobile, or MyPhone. Kaya sila naglalabas ng bagong phone kasi gusto nila kayong gumastos. Instead na yung phone ninyo is ano, isa lang, mapaparami dahil sa dami ng nilalabas na phone na hindi nyo naman talaga kailangan. Number 10, suggestion. Kung malapit kayo sa school ninyo, or pwede naman siyang magbisikleta o maglakad, I suggest magbisikleta lang kayo. Bakit? Kasi mas tipid yun. Hindi ka na magpapa-school service. Ang mahal kayo ng school service ngayon. Tapos kung magmumotor pa kayo ng ano, single, gastos din yun sa gasolina. Then, kung mas malapit pa kayo dun sa school, eh mas maganda lakarin mo na lang. Make sure na tingnan nyo yung kaliwat kanan ninyo. Tingnan nyo yung dinadaanan ninyo kung may dumadaan na truck or kotse para hindi kayo mabangga. And the best tip is gumamit kayo nung yung talagang daanan, yung pataas na daanan. yung pathway na hagdan sa taas, kung sa Maynila or kung sa probinsya naman, yung pedestrian lane na guhit na puti, may guhit-guhit na puti. Dun, tingnan nyo yung kalawat kanan ninyo kung may dumana ang kotse, truck o kung ano man, kasi mayarap na maliskrasya. Okay, yo! Mga friends kong estudyante, yan na ang aking tips. Hindi ko kaya kasing edit o lagyan ng effects tong video kasi wala akong editing tools. Hindi ko rin alam bakit wala akong editing tools. Sige, mga YouTube fans, bye-bye. See you next time to the next video tips na ibibigay ko. Thank you.